Okay, kamusta, kamusta, kamusta mga pare ko? Nandito na naman tayo syempre sa video reaction. Salamat sa palaging pagsuporta nyo sa akin. Sa walang sawang pagsuporta, nandito na naman tayo para magbigay ng bias na desisyon. Walang yay, no? Eto, dalawang halimaw sa jokes. Dalawang joker na icon, syempre. Ito, parehas malupit. Itong i-video reaction natin, Sinyo versus Apex, alam nyo na. Ahon 13 to. Inaabangan ng lahat talaga to. Hindi na natin patatagalin. Tara, mga pare ko, upisa na natin to. Nanalo ng pointos. Si Apex, pili niya mauna. Si Sinyo. Pahinga natin to, out 13, day 2, senior. Sobrang daming tao niyan nung gabi na yan. Puta, may mga hinimatay nga dyan eh. Talagang siksikan talaga. Siyempre, putang ina. Inaabangan yan eh. Nang inaabangan eh. Puta, senior versus Apex eh. A game na pala? Tang ina, no? Wala pang ginagawa eh. Pukoy lang yan eh. Eric, bakit to mag-isa? Di ba usapan natin 2-on-1? Asan si Mata? Tang ina. Binalatan agad. Tang ina, 2-on-1, no? Nga pala, 2-on-1, laban ko. Dalawa ka laban ko. Bale, apat yun kasi duling ako eh. Takay na, binanatan agad si Idol Shay dito ah. Takay na, ibang klase to. Alam mo naman na dito uubra. Kaya paakyatin mo na. Bibigyan ko lang ng tig-isa pag sasabayin ko tong dalawa. Takay na, dalawang kotong. Dalawang kotong agad dyan ah. Ay na ganun ka dominante si Senior rito. Umpisa pa lang. Tangina! Hamon ng hamon, bakit? Hindi man ba? Yung dati kong dinidedma, ngayon dinideds na. Gusto niya akong magseryoso, yun ang dinedemand niya. E nung huli akong nagseryoso, kalabang ko nagdedemanda. Tangina! Laro sa salita na naman, di ba? Yan, yan. Yung huling kalaban ko, nagde-demanda. Si Sheyi. Yun ang dine-demand niya. Putang ina. Intro pa lang, dalawa na binabanatan. Putang ina, ganun kasalbahe si Senior rito. Hinahain ko, di daw sila namamangha. May mga trip daw sa akin yung panlasa masagwa. Mapait ang katotohanan, lakan ng magagawa. Mas mahal to ng madla, kaya nga sobrang bitter mo, pati yung taste namamakla. Pati yung taste namamakla. Namamakla yung panlasa, tsaka yung namamaklang naghahanap ng mga ano. Naghahanap ng booking ng mga Becky. Tangina, talagang mahal na mahal si Sinyo ng mga tao rito, eh, no? Talagang, tangina, winawasak agad, eh. Walang hiya! Apex versus Sinyo! Hindi ba ako lugi niyan? Kasi meron niyang wordplay, rhyme scheme, multi, Ron, Abra, ang galing ng pagkaagamit niya ron. Mula sa skills tas hanggang sa naging kaibigan, no? Mula sa skills hanggang sa naging mga kaibigan. Tang inang yan. May multi na, mayroon pang Ron, Abra, tsaka Looney. Puking inang, galing. Galing ni Senior rito.
isa pa lang. Ron, Abra, Looney, all for one. Pero kahit pagtulungan, smash sa akin yan. Oo, may iniinda sa tagiliran. Dahil kung usapang ranking, ito'y All Might. Rumispeto ka sa number one! Putang ina, pinamukha na agad. Most viewed. Diba? Rumispeto ka sa number one. Masakit pa tagiliran ni Sinyo niyan. Paano kung wala pang sakit to sa tagiliran? Putang ina, siguro mas masakit sinabi nito. Pero teka. Di ba meaning ng pangalan mo? Mataas. Matayog. Tugatog. Shit, di na ma-reach. Pero bibigyan kita ng tip. Mali ka ng kalaban mong napik. Akala ko ba Apex na to? Eh, ba't kailangan pa akong masungkit? Mataas ka na, pero ba't kailangan mo pa akong masungkit? Ang ina. Pinapalabas na ni Senyorito na naghahabol talaga sa kanya sa Apex. Tang ina, dun palang insulto na yon. Parehas, parang kumbaga, mas ahead si Apex sa flip top kaysa kay Senyo, pero pinapalabas ni Senyorito na naghahabol sa Apex. Eh, sira pala tuktok netorik eh! Kasi nung... tang ina ang kulit! Nung nakasay yung laban nila ni Undo, di daw siya nagpanik. Sabi niya, sure win. No match. Knockout yun, matik. Tang ina, pag si Sinyo talaga gumaganyan, tang ina, lasang dating eh. Mga simpleng salita, pero putang ina, sa karisma niya, puking inang galing eh. Tang ina, ang lupit! Napredict! Totoo nga! May tulog nga sa kanya si Lip! Ano, masakit? Di ka sinipot? Ulol, ganun ka kasupot. Biruin mo, mas pinili niya pang labanan yung antok. Ito na. Pukin na nga, in-open na yung lip cram issue rito. Bugok! Karma is real. Hindi mo ba na-feel? Pansin ko kay Idol Sinyo, pag nagtatapos siya sa, kunyari, rhyming, look, kunyari, bulok, dun siya natapos, yung pandugtong niya, ganun ulit yung magka-rhyme pa rin nung huling punch, huling linya niya. Kunyari, antok, tas bugok, bago siya mag-iiba ng rhyme. Yun lang inapansin ko kay Idol Sinyo. Ang gandang ano nun, ang gandang pattern nun para hindi ka malito kung ano ba yung kasunod na linyang sasabihin mo. Magandang ano yun, magandang strategy yun. Ginawa kang pampaantok, literal siyang sleeping pill. Kaya dyan ako gigil na gigil sa'yo, putang ina mo. Dyan ako gigil na gigil sa'yo, putang ina mo. Kaya sa lahat ng mga tropa natin dyan, ilang taong ko itong hinintay, shit. Ang karma talaga pag binalikan ka, mas masakit. Naalala ko tuloy lahat ng mga panggagagumot, pangungulit, pero wala akong dinibdib. Tinanim na galit o hinanakit, kaya bago tayo mag-umpisa, good luck sa pagbebenta ng damit. Putang ina, doon nag-umpisa yun. Nung tinira ni Apex, si Sinyo na huwag ka na magpatawa, magbenta ka na lang ng damit. Parang dun. Putang ina, eto, ino-open na ni Sinyo na. Dati sinasabihan mo ako nagbebenta ng damit, ngayon nagbebenta na rin ng damit. Ang ganda na ito. Ba? Nagkakadamita na. Bisa kakasakita na, nagkakadamita na. Good luck sa pagbebenta ng damit. O siya, total speaking o pagbebenta ng damit,
Live na po tayo ulit, yung mga minors natin dyan, ha? Wait lang, ha? Pamain toti for 150 pesos. Sulit na sulit. Fresh na fresh. Laging bagong ahit. Second hand pero walang dents. Twice a day lang po ginamit. Tang ina ang lupit. At ito pala, teka lang, basa tayo ng mga nagko-comment. Ito, putang ina no, nag-live. Nag-live selling. Kaso kita sa screen dito na hindi siya naka-live eh. Sayang dat nag-live na lang si Idol eh. No? Nagpapa-shoutout. Ito si Santi Dope. Ayan, walang trabahong tropa. Si Santi Dope. Na si Santi. Na si Santing Santi Dope, walang trabaho. Nandito din si Kibuloy na Kuy-Koy. Two joints para stop na. Ito naman parang tanga, naghahanap ng ano. Yung mga ni Apex dito naiinis na, oh. Tang inan to ah. Binibenta ako. Ito, dilatang Argentina. Si Akat. Akat, hindi ko mabasa. Akata. Akata nga ba? Akata nga siya. Apex, ayos, ayos. Para sa sip-sip na Apex, ayos, ayos. May linya pa naman ako. May linya pa naman ako tungkol kay Akata. Parang ganun yung nasabi na Apex dito eh. Ay, taka, meron pa. Ito, may nagtatanong. Ay, yung lahat pala ng minors natin dyan, may previous po to nakasama. Nahulog na? May previous po tong kasama. Nung gabi kasi na yan, parang may nahulog ata dun sa galing sa taas, may nahulog pa baba. Ang galing ni Sinyo, on the spot, puta, hindi siya nadidistract eh. Puta, inaano niya pa eh. Sinasama niya pa dun sa ano niya eh. Sa on the spot na ano niya eh. Tama. Mismo pong si Basya. Pero wala nang COD kasi pick up naman siya, okay? Ang buki ng ina mo, nakonnect niya pa yun dun. Wala nang COD kasi pick up naman siya. Pick up na kinukuha, tsaka yung pick up na parang binubuking, yun nga. At eto pa, nagtatanong si... Eto si Serdeo, nagtatanong. Po, pwede po kaya yan sa boy? Ay, pwedeng pwede, ano ka ba? Yung mga ganitong itsura, unisex siya. Cash on delivery, pero pag pogi ka, may free shipping na. Free shipping, as free shipping, no? Tang ina, nakukonnect niya pa rin sa live selling yung mga linya niya. Galing. O, eto pa. Si Lil's, ano to? Lil Stroke. Nagtatanong, kakasya ba kung sa akin? Yung mga na-Apex dito, parang putang inan to ah. Ang gali kanina ako binibenta. Ang ilaw, gagawin ako. Ang laki pa naman daw ng edits ni Lil Stroke. Aba kasyang kasya. Fit to American size, stretchable pa. O sige, ikaw na. Yun yung round 1 ni Sinyo, no? Parang papainit pa lang eh. Pero putangina, yung intro pa lang, puta, binira na agad si Idol Shea, dalawa agad sila, pinagsabay. Tapos nag-live selling, no? Intro, nagpapainit pa lang, pakiramdam ko eh. Papainit pa lang sila rito. Para sa akin, okay naman, okay yung ginawa ni Idol Senior rito, pero nabitin lang siguro ako. Nabitin lang ako sa mga punchline, pero solid pa rin. Tangina, syempre, senior yan eh. Pahinga natin Apex. Yo! Yung aura ni Apex dito, kalmado eh. Pero alam mong
makikita mo sa kanya na putang ina mo, ito yung matagal kong hinihintay, durog ka ngayon. Parang ganun eh. Dinamay si Basha! Ang mandamay ng jowa, yan ang kanyang signature. Panay Basha kay Basha palibasa, yung asawa niya matabang insecure! Putang ina. Rebat! Pasok agad! Hindi ko alam kung naka-ready na yon, pero ang lakas nun. O, sumakto pa, no? Tinira niya si Basha. Galing. Intro! Gusto ko munang konting pampainit bago ako magsimula dito. Mag-ingay para sa mga gustong matalo si Bustoyo ng 1,000,000 piso! Putang ina! Dito pa lang sinasabi niya na Apex na putang ina, dudurugin ko tong idol nyo. Parang putang ina. Lalo ka na Bustoyo, matatalo ka na 1,000,000. Sa wakas, natuloy din, grabe. Nakakaluha. Para tong babae, gusto ligawan ko pa. Nagpapakipot pa kunwari, na ayaw bumuka. Ang tapang mo mag-inarte, magpapaputok ka rin pala sa mukha. Ang bilis ng panahon na duwag ka ng 5 taon. Dati ako yung naghahamon, ngayon ikaw yung naghahabol. Magnifico raw yung liriko. Talaga naganda ka, tol, pero ikaw rin mismo hihiga dyan sa ginawa mong ataol. Magnifico reference. Eh yung batang gumawa ng ataol ata para sa lola niya. Galing nun. 5 taon, no? Puking ina, 5 years din pala yung paghihintay ni Apex noon, tas ngayon lang sila naglaban. Tagal din. 5 taong naghanda. Mahina tong nilalang. 5 years prep, parang edukasyon ni Badang. Parang edukasyon ni Badang. Galing nun. Ina, 5 taong paghahanda, no? 5 years prep, parang edukasyon ni Badang. Putang inang galing. Yung mga one-liner na putang ina. Hindi mo agad maiisip. Lakas ng jokes na yun. Wala siyang ganun. Warm up lang daw ako. Ang tindi neto, sagad. Ayos sa warm up mo eh, no? Impyerno agad. Putang ina, One rhyme yung mga ginagawa ni Apex dito. Tanginan, lalakas. Gigil na agad, round 1 pa lang. Kita natin, putang ina, apoy agad din ano na Apex. Sabi mo, sabi niya siya yung Joker, di ba? Ox lang, chong. Nung sinabi kong ako yung Joker ng liga, joke lang yun. Yun ang ultimate troll. Ginawa ko lang yung pain, ngayon lahat ng pinaghirapan mo, hinihila ko na papunta sa akin. Para labanan siya, kailangan pa raw na mag-champion ako. Ang daming requirements ng gago na to. Kailangan mag-champion ka muna bago mawalabanan. Sinabi niya yata yung sa vlog ni Kesheran eh. Tangina, ganun kataas si Sinyo, alam mo yun? Tangina, mag-champion ka muna bago kita labanan. Ang dami mo requirements, no? Paano magtatrabaho eh. Kailangan ganyan. Kailangan ganito. Samantalang sa loob ng 1 dekada na kong kaya mo lang na itong mana syllable, 3. Tapos ngayon, maghahamon kasi yung mga verse niya tapos na. Sabi ko, sige, set mo sa ahon. Total yung karir niya, palubog na. Sa hinaba-haba ng prosesyon, di na malaman kung saan na napunta. Ang dami mong kondisyon, yung pala nagpapakondisyon ka. Tang ina. Dami mong kondisyon, yung pala nagpapakondisyon ka. Galing, galing nun. Last na Apex dito. Round 1 pa lang. Ang dami ng angulo. Ang dami ng angulong ano, inano agad na Apex. Yun dun nga sa ano, sa 5 taon na pagtanggi ni Sinyo, yung pala nagpapakondisyon lang siya. Galing. Apex!
na sinisigaw na pangalan ni Pex dito. Doon pa lang, putangin na, ramdam na ng tao na ibang Apex to, putangin na, preparadong preparado to. Mas maganda yung kasunod na linya. Teka lang. Makinig ha. Mag-ipon ng letra yung gimmick ng re-reserva ng lyrics to. Pampangas best ka nga kasi pinipreserve mo yung sarili mo. Alam nyo ba kung anong nirime? Sayang, sana hindi siya nagsabi ng ganun. Sayang, that hinayaan niya na lang, that in-spit niya na lang. Kasi parang nag-expect tuloy yung tao ng sobrang taas eh, na putang ina, mas maganda tong kasunod. Tingnan natin. Hindi, parang hindi tuloy ganun kalakas kasi inano niya agad. Sayang, ay nang ganda sana nun. Niya sa broccoli. Ano? Binlandi. Binlandi. Putang ina. Eh alam nyo kung ano ni-rhyme niya sa confetti? Ano? Ang lupit mo naman, pre. Confetti. Ang lupit mo naman, pre. Confetti? Ang lupit mo naman, pre. Ang lupit mo naman, pre. Putang ina mo, ganun lang kasimple. Oh, inang galing. Ang lupit mo naman, pre. Puta, ang brutal niya! Hindi na yan slant rhyme, tang ina, diagonal na! Hoy, puta peti! Bakit mong ginawang confetti? Tang inan to, kahit ata yoyo, irarime sa T-Rex eh. Eto na, puta, tinitira na sa rhyming si Sinyo. Tinitira na sa rhyming kanina, dun na sa paghahanda. Ito na, sa rhyming. Putang ina, Apex. Alam naman natin, putang ina, multis yan. Kaya pag di ka naka-multis yan, bibirahin ka niya sa rhyming. Ito na. Yan ba yung standard na ipapakita mo sa mga tulad nila, Disaster at Dumbfounded? Outdated na ang pangit, tandaan nyo, pag isang syllable lang yung rebat niya, kahit foul, not counted. Tang ina, galing. Na rhyming talaga tinitira ni Apex dito. Mag-rhyme na nga lang ng ilang syllables, di mo pa magawa. Rapper ka, hindi stand-up comedian, mag-multi ka tanga. Mga taga-sulat mong... Puki ng ina. Yun na. Ang lakas na punto nun. Oo, kasi putang ina, rapper ka, kailangan mag-multis ka. Gandang silip na ito. Pero si Sinyo, nagbumulti si Sinyo, naglalaro sa salita. Pero yung mga nasilip lang siguro ni yung mga rebattle siguro ni Sinyo yung sinilip ni Apex dito. Nakadalasan hindi mo naman talaga maimumulti agad yung rebat eh. Kasi puta on the spot mo iniisip yon, hindi mo naiisipan ng multi yon. Kumbaga si Looney siguro ganun, putang ina kahit rebat naka-multi. Pero kadalasan kasi hindi mo naman kailangan i-multi yung rebat. Sa pagre-rebat kasi ang pinakamahalaga yung laman ng ire-rebat mo. Meron kasi magkatugma lang, naka-multi, pero hindi maganda. Pero ang gandang silip ng ginagawa na Apex dito. Tang ina, hindi kay stand-up comedy. Rapper ka, kaya mag-multi ka. Hindi stand-up comedian, mag-multi ka tanga. Mga taga-sulat mo, ang gagaling tumugma, lalo na lilasak at daga. Mga ghostwriter mo, pinipilit hindi mag-multi para hindi alata. Ito na, ghostwrite na. Tangina, sinasabi na ni Apex dito ng mga taga-sulat ni Sinyo, si Tipsy D, tsaka si Sak. Galing. Ang tindi mo maganda! Nangihiram ng laway sa ibang rapper para may mas fit na maganda. Ah, basta, pag yung bara niya masyadong technical, alams na, hindi yung galing sa kanya. Sinyo, ungas ka! Dating mabait, ngayon akala mo kung sino na umasta. Sobrang humble noon, ngayon malapit na siyang malaos dito, nagkukupal na. Ang! Putang ina, nagkukupal na, no?
tatlong angle na apat. Ghost write, sa rhyming, sa paghahanda. Ah, tatlo pa lang ata. Sarap sa pakin. Feeling mayaman na humble pa rin. Huwag ka masyadong humble, ha? Hindi ka ganung kagaling. Ganda nun sinabi na yun ni Apex. Ganda nun. Magaling si Sinyo. Magaling si Sinyo talaga. Tsaka humble talaga si Sinyo. Sa totoo, mga repa, sobrang humble ni Idol Sinyo. Tangina, kaya kang pakisamahan niya na parang kala mo matagal na kayong magkakilala. Sobrang humble niyan. Magaling din. Pero ang ganda nung silip na yun ni Apex na huwag ka masyadong humble. Parang pinapalabas niya rito na hindi ka magaling. Pero ang ganda nun. Galing nun, putang ina. Yung mga punto na Apex dito, parang mga kada one rhyme, tang ina, may suntok na malakas talaga. Galing. Pagdating sa pagpapanggap, ubod ng galing to. Kung siya si Joker, sige, ako si Riddler, may bugtong ako sa inyo. Bibigyan ko kayo ng bugtong na hindi pa nasasagot ng isang dekada. Alam nyo ba kung ano tawag sa maangas na nagpakumbaba? Munti kang madimanda. Oo na, mayaman ka na. Pero para ka lang probinsyano na kapulot ng suitcase. Marangyan na may poor taste. Mas plastic ka pa sa lalagyanan ng toothpaste. Hindi sa'yo bagay maging Joker. Ang bagay sa'yo talaga, Two-Face. Eto, fake humble ako. Umpisa pa lang, mayabang talaga. Ikaw nagyayabang ka lang kapag lamang ka na. Saka ka magyabang kapag ang laban tabla. Hindi yung kung kailang kumpleto na yung rounds mo. Sabay papalag ka. Putang ina. Kaling. Pukinang inang yan, no? Pag kumpleto na yung rounds mo, tas papalag ka. Kumunik pa rin dun sa limang taong preparasyon, kumunik pa rin dito. Alam mo yon yung enter niya, parang kumukunik dito sa ender. Galing. Alam ko, marami kang pre-med na nakasingit. Mga tugmaan na pinilit. Pero kahit gaano pa kalupit ang yung mga hiret, hindi ako mai-impress dyan kasi limang taon mo yung inisip. Ito na nga yung sinasabi ko, yung enter tsaka ender, magkarugtong. Hindi ito battle of the year! Ito yung body bag of the century! Kahit manggaling pa sa barracks yung mga gamit mo na weaponry, nagpaturo sa maestro, nagpatluto kay Tipsy D, kahit magpatulong sa abakadas, kukulangin sa A to Z! Ng ina mo. Kahit magpatulong sa abakadas, kukulangin sa A to Z. Taas nun. Sumakto pa yun. Puking ina. Abakadas kasi sila Tipsy D. Grupo nila yon, abakadas. Abakadas, A to Z. Hindi ko alam kung ano ha. Hindi ko alam kung pero parang sa laban kasi namin nila si inyo, Tipsy D, parang nagamit namin dati yun eh. Yung humingi ng tulong sa abakadas para masabayan yung A to Z. Hindi ko sinasabing ginamit ni Apex to o ano ah. Tang ina, ang galing nun kasi siya mismo yung A to Z. Pero alam ko dati nagamit namin yun ni Lipcram sa Sinyo Tipsy D nung kalaban namin sila. Pero ang lakas nun kasi putang ina, mismo kay Apex nang galing yun. Yung kukulangin ng abakadas para sabayin yung A to Z po, kingin ang galing. Yun na ba yung last? Tang ina mo. Round 1. Apex yun. Round 1. Apex ako ron sa round 1. Parang papainit pa lang si Idol dito eh. Sa round 1 na Apex, parang pinukpok niya si Sinyo ng punto. Parang tungkol dun sa mga rhyming,
sa paghahanda, kung kailan preparado ka, tsaka papalag. Parang walang jokes masyado, parang dinirekta niyang pinapatay si Senior ito sa mga kahinaan niya na sinasabi ni Apex. Lakas nun. Tinira mo si Bia. Nauna pala ako, ha. Yeah. Mataba daw na insecure si B. Tangina. Ano na maitsura ni Basha? Tingnan mo naman yung quality. Parang pang two joints para mafia. Mukhang sasama kay Bugoy pag nakita to, eh. Alam mo kung bakit? Kasi pigang-piga na sa'yo, eh. Piga? Bugoy, piga? Ay, hindi, wag na. Yeah. Napansin nyo ba? Nung sinabi kong Joker ako, biglang Joker din to. Nung sinabi kong nag-gym ako, nag-gym na din to. Nung nag-clothing ako, nag-clothing na din to. Ang sarap tuloy ibanat nung linya ni Looney sa'yo. Aminin mo na kasi na ako ang idolo mo. Tang ina, ang gandang ano nun, gandang agulo nun. Nung nag-gym ako, nag-gym na rin to. Nung joke, yung sinabi kong Joker ako, Joker na rin to. Nung nag-clothing line, di ba? Yun ang pinaka, ano ron, pinaka madiin. Kasi dati tinitira na Apex na magtinda na lang ng damit si Sinyo, tapos ngayon nagtitinda siya. Ganda nun. Oo, pagdating sa tugmaan, ikaw ang mas may quality. Okay. Putang ina, yung pa, oh. Naisip din ni Sinyo na titirahin siya ni Apex sa rhyming. Sumaktong round 2 niya nilagay to. Alam mo yon, puta. Parang nagiging rebuttal tol tong sulat ni Sinyo dahil sa sinabi ni Apex sa round 1. Tuloy natin. Eh di ang galing-galing mo palang mag-multi. So anong gusto mong gawin namin? Ipalit ka namin kay Looney. Kasi kung asan si Looney, andun ka. Nakatali ka ba sa kanya? Walang sariling galaw, umaasa na lang sa movement ng iba. Nagpapahatak na lang para umangat yung karir niya. Akala ko pa naman malakait na galawan, puta, papit na lang pala. Putang ina mo. Papit na lang pala kahit ano yun, ha, 'di ba, saranggola. Pag ano. Tsaka alam ko may isang meaning pa yun, eh, yung kahit, eh. Putang ina mo, papit ka lang, papit na lang pala, no? Ito na, yung pagiging sinasabi nila lagi na sabit lang lagi sa Apex kay ano, kay Looney. Ito na, ito na yung binabaybay ni Sinyo. Sayang, hindi niya na-expand yung ano, hindi niya na-expand yung dun sa rhyming. Kung naano niya, kung nabigyan niya ng magandang paliwanag na hindi ako magaling mag-rhyming kasi dito ako nakafocus. Eh. Sayang kung nabigyan ng ano ni Idol Sinyo, tangina, parang rebattle na malakas yun. O baka mamaya sabihin niya, kaya ka lang naman nag-ahon para yung career mo makabangon pa. Talaga ba? Baka nakakalimutan mo, mas kailangan mo ko kaysa kailangan kita. Buhay ng ina, ito na. Ano na to? Kumparahan na ng isa't isa yung level nila, kung anong level na. Huwag mo nang itanggi pa! Alam mo yan sa sarili mo. Pag binigti kita gamit ID, huwag ka magre-reklamo. Tutal, sanay ka namang sumabit sa pangalan ko! Tapos galit na galit ka kay Makagago. Seryoso? Ang tanong ko, bakit? Ano bang pinagkaiba nyo? Eh kung sino-sino din naman kinukupal mo! Kung sino-sino din naman kinukupal mo, tingin mo cool yan, bro? Mangupal ng ibang tao? Chill ka lang, gago. Napakahangin mo. Akala ko ba haring araw, ba't sobrang presko nito? Pag ito ang topak ko nagtuloy-tuloy, di mo gugustuhin na magiging katuloy. Mapapasabi ka na lang ng, bakit pa ako tumuloy? Sana hiniling
mo na lang na hindi ito natuloy. Ayan tuloy, natuluyan ka sa laban na gusto mong matuloy. Yun na, classic sinyo. Isang salita na pinaglalaruan. Pinapahaba. Pinagawa ng ano. Tuloy. Tara, tuloy. Abnoy, oo! Oh, kaya mo mag-champion sa isa buhay. Walang duda. Pero kung usapang tunay na buhay, baka buhayin pa kita. Eto na, eto na. Puta, eto na. Ano na ng level? Puta, ina, ano na to? Sa buhay na to, ah. Tunay na buhay na to, ah. Kung bubuhayin pa kita. Kasi, sa tournament, napakakapal ng mukha mo. Sa tournament, ha, di lang isa. Dalawa, kundi tatlo. Sali ka ng sali ng isa buhay, kaya nga isa buhay eh. Gets mo din eh, no? Ang ina neto, piling pusa atong pusi na to. Piling pusa atong pusi na to. Galing nun, no? Gets mo rin eh, no? Ang inang yan. Oh, kung skills lang, mas magaling ka. Pag kinilatis, lirisis na, mabangis pa. Talagang sadista, lalo pag nandis na. Kung usapan na ay bis, laging nasa list, nakalista. Pero di lahat kayang i-please, kaya please, dapat gets na kung ba't inis siya. Kasi pinanis na ang tanging gamit-gamit lamang ay karisma! Totoo, iba pa rin yung karisma kaysa sa skills. Maraming magagaling mag-rap. Maraming magagaling mag-perform pero hindi malakas yung karisma. Si Sinyo kasi hindi siya lyrical, hindi siya ano, pero ang lakas ng karisma ni Sinyo na kahit jokes o kahit bars yung dalin niya, putang ina effective. Malakas talaga yung karisma. Iba yung karisma pag may ano ka. Galing nun. At yun ang wala ka. Pero sabi nila, mababaw, pambata, basic lang daw ako lumetra. Pero nung bumigat yung bara, marami nang nagduda. Tipsitsak na yung nakikita. Putang ina, sumakto pa to. Sumakto pa to na, tang ina, may sulat din si Hinyo dito para sa sak tsaka tipsy D. Ganda na ito, parang ribat to. Siguro nga, ganun talaga. Ghostwriter na yung angulo. Pag di na maamin na magaling ka. Kaya oo na. Ako na. Ako na wak. Ako na corny. Ako na baduy. Totoo. Pero ito'y malaking sampal sa'yo. Na ayaw niyong maging ako. Pero naging ako yung gusto niyong maging kayo. Putang ina. Galing nun. Ang lakas nung linya na nun. Kasi puta. Sino nga namang ayaw maging sikat o kilala? Kumbaga, ayaw niyong maging Sinyo, pero si Sinyo yung gusto niyong maging. Alam mo yun, hindi ko sinasabing ginagaya niyo si Sinyo, ah. Kumbaga, parang gusto niyong sumikat na nagawa ni Sinyo na hindi niyo magawa. Tanginang galing nung punto na yon. Ang lakas nun. Gandang silip. Kasi ano? Ano bang meron dito? Nagbabars ka? Nagkasariling bar to. Eto na, yung... Kasi parang dalawang beses ko na yata ito napanood. Eto na yung mga linyang... Eto na rin yung minak ni K-Ram. Pero putang ina. Ito yung mga linyang talagang putang ina sa laban na to. Ito yung tumatak. Magaling kang mag-construct, pero ma-establish pangalan ko. May title ka, pero literal ang mga titulo ko. At hanggang multi ka lang. Naging multimillionaire ako! Buki ng ina. Damn! Isa yun sa mga linya ni Sinyo dito na buki ng ina talagang parang tapos na ako. Hindi ko kailangang mag-multi. Putang ina, pinapatunayan ako na kahit hindi ako nagmumulti. Okay na, ina, naging multimillionaire ako. Lakas nun. Putang ina. Hindi na to, dito sa second round ni Sinyo, hindi na rap ang usapan eh. Hindi na siya rap. Putang ina, tunay na buhay na. Kumbaga, realidad na. Hindi na tayo naglalaban dito para sa rap. Galing.
ano, Mr. Champion sa lahat ng liga. Tibay, tingin mo mayayabang mo sa akin mga tropeyo mo at papugay? Hanggang kailan ka makikipagsuwagan ng sungay? Umay, nasa pagalingan ka pa rin? Nasa pasarapan na ako ng buhay! Tang ina. Nung unang beses kong narinig yung linya na yon, puta umangat balahibo ron. Real talk, dahil sino bang rapper ang ayaw na gumanda yung buhay? Sinong rapper na hindi gustong yumaman, sumikat? Utang ina, para na kay sinyo na lahat yun. Galing. Nasa pagalingin ka pa rin, nasa pasarapan ako ng buhay. Putang ina, isa yon sa mga linyang nagpaangat nung balahibo ko talaga, kasi putang ina, pakiramdam ko ang layo na ni Sinyo sa mga ibang battle MC, kasi may mga yumamang battle MC talaga, pero wala na sila dito sa, kumbaga, wala na sila dito sa karir nila. Pero si Sinyo, nandun siya sa karera niya, pero yumaman din siya. Alam mo yun, nakuha niya ng sabay. Ang inang galing nun, gandang linya nun, gustong gusto ko to, tong linya na to. Nasa pasarapan na ako ng buhay. Pero kung yan ang basihan niya ng pagiging tunay, eto pinagkaiba ng nanalo lang sa nagtagumpay. Nanalo lang sa nagtagumpay. Nanalo lang. Siguro pinapalabas ni Senior ito na panalo ka lang sa rap battle, pero ako matagumpay ako sa buhay. Ayun yun. Tanginang galing. Round 2. Lakas po, inang yan. Mula umpisa hanggang dulo, ang lakas nun. Solid. Round 2. Round 1, Apex sa Oron. Round 1. Yo! Kung sa tingin mo, magaling ka ng manlait, mag-asar, magpatawa, nagkakamali ka dun. Yan trip mo, ginagawa ko na ng triple mula pa nun. Porkit may sumikat ka na linya, kala mo astig ka na ganun, di ka maliligtas ng putang ediwaw mo, iwawaw mali kita ngayon. Payaso na pinalapa sa Leon, di nagmamatter kung nasa'yo yung mas. Nasa akin yung substance at volume. Akala mo trap, good luck, tawagin mo tong reverse prank kasi jokes on you. Nga pala, bakit real jokes? Kaya nga joke kasi hindi totoo, di ba? Ang bobo mo naman, gusto mo sample lang pakita ng isa. Sige. Si Sinyo ang pinakamagaling mag-freestyle sa flip-top. Joke! Akala nila extra special, parang promo code, pero no. Paano ba naman ang Flip Top Festival? Nag-joke! Inang galing nung rhyming na yun. Joke, promo code, no, tas choke. Magaling talaga si Apex sa rhyming. Putang ina, hindi natin matatanggi yan. Mamaw mag-multis yan. Galing nun. Eto na. Yun nga, yung laban namin nila Tipsy di Sinyo. Nag-joke sila Sinyo ron kasi sumakit yung tagiliran. Akala ko pa naman yung mga bars nyo, itutodo nyo. Si Joker ka nga, no? Pati mga alagad mo, niloloko mo. Putang inang galing nun, ha? Ine-expect nila na makakarinig sila ng mga pambihirang bira. Pero nung expectation meets reality, sumakit yung tagiliran bigla. Nagdahilan ng puta, tapos nagbromance sila ng genius. Ano yan? Safety net para sa performance mong pang circus? Ang galing mo magpanggap. Ang lupit mo, kaibigan. Nung di niya na masabi yung side niya, sumakit yung tagiliran. Inang galing nun, ah. Galing din ng silip na yun. Kasi nagamit ni Poison yung parang nung naramdamang tagilid na sila, biglang sumakit yung tagiliran. Eto, iba naman. Nung di niya na masabi yung side niya, sumakit tagiliran. Tang inang galing.
Puro na nga lang patawa, di pa gumana yung panga. Akala na mga tao, uulan na mga bara, uulan lang pala. Umulan kasi noon, umulan noon, putang ina nung flip top anniversary na yun. Flip top festival, umulan. Nung pag-ulan na yun, parang one month, tsaka nagkaroon ng pandemic. Naglalaan mga ubo, tas umulan ng abo, yung galing sa ano, ubo, abo. Rhyming yun ah. Nung laban nyo sa Team SM, isa lang ang hinahanap ko na comment. Isang magnanakaw ng linya at isang magnanakaw ng moment. Sila Sherlan at M-Site, imbis na makapag-celebrate, nag-propose ka sa asawa mong heavyweight. Nag-imbita pa kayo. Putang ina, no? Nag-propose ka sa asawa mong heavyweight. Putang ina na ito ni Apex. Gagong galing nun, ah. Galing nung... Seryosong seryoso siya, eh. Tapos ganun yung ano. Sila Sherlan at M-Site, imbis na makapag-celebrate, nag-propose ka sa asawa mong heavyweight. Nag-impita pa kayo, eh siya lang naman din uubos ng wedding cake. Yung asawa niya, ayun, nga, sa kakahintay, halos lumuwa yung mata. Post ng proposal, mapopostpone lang pala. Hoy, B. Sarmiento, bakit feeling hot babe ka dito? Kaya nga B, di ba, hindi ikaw yung plan A ni Sinyo. Tangina mo. Tangina, tinitira lang tinitira si Ate B rito ah. Kaling, yung Apex. Kaya na, lumalabas na yung classic Apex. Panit naninira ng ano, naninira ng Shota. Eto na, eto na. Tingnan mo man sa kahit saang angulo, talagang nabuko. Dinamay mo pa yung asawa mo para pagtakpan nyo pagkatalo nyo. Na-excite no sumikat, kapalaran pinangunahan. Unang fan na nagpa-pick, binuntis kagad kinabukasan. Balita ko, nagwo-workout na si Bia. Pucha, nagpapaka-strong din. Pagkatapos daw mga anak, diretso sa Gold's Gym. Paano ba gumagana yung pagsasama nyo? Kung di mo pa ako makakalaban, di ba magpapaganda yung asawa mo? Salbahin ni, ano rito, salbahin ni Apex dito. Pinagja-jogging, oh. Parang BX sa kalsada, kasi ro. Tangina, gago to si Apex, eh, no? Pati si Idol Zinho natatawa, eh. Tangina, eh. Pinagja-jogging o parang BX sa kalsada kasi raw yung leeg ang tabana. Habang nagpapadede ng bata, pinagbe-bench press sa kama. Pinilit mong paimpisin. Pagkatapos buntisin. Ngayon yung stretch marks niya parang ala-ala ng laban nila ni Wolverine. Stretch mark niya, no? Parang ala-ala ng laban nila ni Wolverine. Ito na, putang ina. Classic Apex na. Nakin na. Yung Shota na ni... Yung asawa na ni Idol Sinyo yung binabanatan. Congrats sa asawa mong mataba na pumayat ng malubha. Ang nakaligtaan mo lang walang gym para sa mukha. Yan yung mga type ni Sinyo. Yung mga di ko type. Ang inang liner yun, no? Galing. Yan ang mga type ni Sinyo, yung mga hindi ko type. Takina, galing nun. Di bali ng pangit, basta may peace of mind. Mindset ba? Mindset. Senyorito ka, so sa relasyon nyo, alam na kung sinong DJ. Pag pinagtabi yung misis mo, saka GF ko, alam na kung sinong PA. Kung sa bagay, pag maganda yung shota mo, mapapapikit ka lang pag magpapabili na siya. Dito ka na kay B, mapapapikit ka lang pag kakantutin mo na. Ang ina mo, pinupuruan si Ate B rito ah. Nagpropose ako kay B para habang buhay ako may katulong at karamay.
Ulol, baka nag-propose ka kasi ipapatulpo ka ng tatay. Sabi nung tatay, di mo ba nakikita si B? Kutis usa. Hindi mo ba nakikita si B? Kutis usa. Ang pangit na nga ng anak ko, binuntis mo pa. Pati si Idol Senior natatawa eh. Ang inang doon na Apex dito, balahura dito eh, no? Ang inang galing. Kasalanan mo yan, malibog ka. Yung tatay pilit na binibilog habang hinihilot niya. Pero kahit na anong ikot pa, napikot ka. Let's be real, come on. Sige nga, pag sinabi ni Mika sa lamang ka na pagpalit mo yung asawa mo para sa kanya, hindi mo gagawin? Hindi! Nasasabi mo yan kasi imposible. Kasi imposible. Tangina na Apex, kubal na kubal dito sa round 2. Bistado ko na yung mga galawa mong pasimple. Sumakit yung tagiliran, di mo maintindihan. Na-engage sa asawa, nasapilitan. Sabi niya, retiro na siya. Hindi rin kayang panindingan. Diyan ka magaling ang magtago ng kahiyana. Real talk. Lahat ng nagsusuot ng damit mo, mga nagsnatcher, mga nagsusuot ng real jokes. Bossing! Mga nagsusuot ng damit mo, mga nag-i-escape holding. May nalalaman pang haring joker. Ano yan? Joking? Are you joking? Lahat ng basahan sa bahay namin, real jokes floating. I-delete mo na yung sinyo mong page. Nakita ko yung store mo. Kadiri yung place. Mga naiisip nyong design pang walang breeding at taste. Mga bumibili sa'yo. 11 na yung maximum age. Mga pinambili. Perang na magulang nila na minimum wage. Suki mo mga nagtitinda sa andoks na nagpipigil ng antok para may budget sila. Tangina. Galing. Isipin mo 500 lang araw nila tapos t-shirt mo 600 isa. Ang kapal ng mukha. Lakas pang mangutya. Eh kaya lang naman naglalaway yung mga tao sa damit mo kasi parang punda. Laway parang punda. Tanya yung pag natutulog ka, syempre minsan tumutulo yung laway mo nung galing nun. Yung mga damit neto, ang tataas ng presyo, akala mo pang rental. Kung si Omar merong high mind, siya naman merong punda mentals. Ginaya yung Versace, kaso naging punda. Sarap buhusan ng pundador. Sakto pag ginawang basahan, Versace on the floor. Real jokes clothing, maganda lang pag bagong bukas. Putang ina. Ang daming punchline na Apex dito. Sobra. Real jokes clothing, maganda lang pag bagong bukas. Unang laba, kupas. Pangalawang laba, butas. Ang bibili lang nito, ungas. Real jokes ang baduy pang jeje mo na trash. A to Z parang DepEd kasi nga merong class. Putang ina mo. Merong kasing vlog si Kuya Sheernan yata na parang tinira ni Sinyo. Yung damit na Apex na parang pan-DepEd daw kasi A to Z. Tangina, dito ni-rebut ni Apex yun, no? A to Z kasi nga may class po. Tangina, galing. Lakas! Kaya game over na! Para dito sa overrated, parang celebrity overnight. Mapaasawa, mapaka-tag team pag naghanap ng partner, overbite. Yung mga design mo, overacting. Yung mga overpriced, yung mga oversize mo, overpriced. Kaya pagkatapos kong i-expose yung bulok mo na clothing line, makakaranas yan ng matagal ng overdue na closing time! Round 2! Round 2!
Pares malakas round 2. Kung pasolida ng suntok, ang lalakas ng mga suntok ni Senior Rito. Pero kung paramihan, malakas din yung mga suntok na Apex. Kaso kasi, parang puro jokes kasi yung binitawan ni Apex dito. Pero ang lalakas ng mga jokes niya. Pero kay Senior kasi, real talk yung ginawa ni Senior dito eh. Kaya parang para sa akin, siguro pwede kong gawing tie tong second. Round 1 Apex, etong round 2 tie. Oh, sobrang haba lang ng oras ni Apex. Na hindi ko rin naman alam kung maikli yung sulat ni Sinyo. Pero putang ina, ang lakas parehas. Tie to sa akin, round 2 tie. Yeah. Putang ina nyo, may round pa ako! Nag-uusap-usap na kasi mga tao eh. Ayun nyo, may round pa ako. Yow! De, seryoso. Mas maganda talaga yung A to Z. Supportahan nyo. Tang ina mo, tol. Ganyan ako ka-concern. Umorder kayo sa Shopee nila, tapos gupitin nyo yung manggas bago nyo i-return. Tangina na, ito usapang clothing. Gago ka ba? Sa 3 digits nga, di ka umubra. Sa may 8 digits pa kaya? Uduwi pa. Tangina, bentahan na. Inang galing nun, ah. Kapang clothing line. Yow! Tapos pinuna pa yung kasal namin ni B. Una sa lahat, bakit ka excited? Next year yung kasal namin, hindi ka invited. Putang ina. Galing din ng rebat na yun. Bakit ka excited? Oo nga naman. Ka excited. Eh, tsaka ano naman kung di pa kami kasal? Eh, bakit ito? Hindi rin naman kasal. Pero nagpapaanal. Tang ina, anal. Anal na hiwalay, tsaka yung anal na pagpapabomba sa tewop. Tang inang rebat yun. Tatlo, ang lalakas. Lakas ng mga rebat na yun. Ito na ata yung sinasabi ni Nikki na very easy. Very easy. O siya, maglaro tayo ng mga letra. Flip top game! Yeah! Yun na yung cue, putang ina. Nung nag-PM na si Arik, F na F naman ni Tanga. Yung W, sure na ba? Di niya alam, game over na. Di lang basta GG. Gago, well played ba? See? That's why, nang-aaway na lang ng mga MC na trip niya. Gay shit ang puta. Paanong di magtitrend eh? Panay titi sa social media. Habang ako ay class S na Titi trash talk, no? Naglalaro na si Sinyo ng mga letter-letter dito. Doble-dobling letter. GG, titi. Ka-A game, talagang OP kadali niya. Pero magiging KJ kasi di na makikipag-ubusan pa ng letra. Kasi ba't pa ako dadaan ng A to Z? Kung yung bilang, sapat na. Tangina, parang ribat to ngayon ah. Kasi kagagaling lang sa pagtira kay Ate B. Ngayon po, tangina, eto. Nagtatanggol na ni Sinyo. Kaya wag mo siyang maikumpara sa dikandadong pekpek ni Basya. Kaya pala pinaghihigpitan kasi nakaluwag-luwag na. Nagpapalaway siya? Bakit? Nausog ba? Talagang mauusog yon lalo na't pag may gumalaw na iba. Tangina, eto na. Eto naman ngayon. Puhay na ina, si Sinyo naman ngayon ang dumitira kay Basya. Tangina, no? Nagsasaktuhan yung rounds nila. Tanginang galing. Nung una, akala ko talaga for security. Yun pala, may sugar daddy.
Kaya pala pinapadlock yung panty kasi PM is the king. Putang ina mo. Galing nun. Galing na mga linya ni ano rito, sinyo. Putang ina, tirahan na ng shota to. Kaya pala galit na galit to kay Anbi. Gets ko na yung senaryo. Talaga nga na mga awayin. Eh, kalaban yun sa negosyo. Putang ina. Ito na. Pati si... si Ann Mateo, na asawa ni Sheyi, puta, damay na rin. Gago! Alam mo, kahit ano pang gawin mong protekta dyan, brother, gamitin mo man yung gate nila kiluwa sa Hunter Hunter, wala ding magagawa kasi yung burat ng matanda, gate crusher. Puta, binabawi. Binabawi yan, ah. Puta, binabawi na si Ate B ni Sinyo. Oh, marami na naman basher na mababastusan sa akin. Pero kung tutusin, kayo ang nakakabastos kung iisipin. Nung nambastos ako ng bastos, bastos daw ako, eh di ang galing. Pag ako, bawal sila pwede nilang gawin. Aba, okay din! Aba, okay din. Kanta ni Sheyi. Aba, okay din. I-reference ni Senyo rito. Galing! Oh, minus points na kay Shay. Aba, okay din. Pwes kung ganun na rin, yung bakla mo na lang yung sunod nating talakayin. Alam mo, men, yan ay sugat na ng kahapon. Nakatatak na. Yung one apex dito. Yung one apex. Parang ano eh. Ino mo, parang tropang pinagsasabihan. May nagiinom kayo, tapos tropo mo pinagsasabihan ka. Yung tambalan yung dalawa, di na yan mabubura. Apex at boss lots, peck lots, kaya talagang nagmamarka. Peck lots. Di ba may business kayong dalawa? Anong pangalan nun? May business sila. Ano yung boss clothes? Puta nila! Boss clothes? Boss clothes? Kaso yung pondo, saan napunta? Puta, inistapa. Abakada bigay pala, binubulsa. Win 1, 2, 3 mo na, in 8 to Z mo pa. Magaling kang bata ka. Kasi balita ko, totoy ka pa. Abakada, 1, 2, 3, 8 to Z. Galing. Alam yung totoy mo, totoy bibo na. Oy! Medyo bad boy! Literal na pack boy! Unggoy! Ano, i-deny mo pa? Sasabihin mo, boss notes na naman! Boss notes na naman! Nagtitrip na lang dito si Sinyo eh. Nagtitrip na lang eh. 2022 na! Wala namang iba! Bakit? Meron pa bang iba? Utang ina mo nga ni Sinyo eh, no? Bakit? Meron pa bang iba? Ang inang galing nun! Kasi sinabi kasi ni Apex yun eh, parang laban niya yata kay Acer. Parang puro na lang boss lots, wala na bang iba? Ang ina, ang simple lang, di ba? Bakit? May iba pa ba? Malandi ka talaga? Tapos sino ka? Batos Apex? Ano yan, malaki engine, Himura? Eh di ba si Batos ay baliktad yung talim na gamit niya? Eh ba't ikaw sa patalim kumapit ka? Kaya pala, Batos ay na samurai kasi nga may geisha. Hindi ko na gets yun eh. May geisha. Pero yung, ayun nga, may bakla siya. Pero yung geisha, hindi ko na gets eh. Kasi nga may geisha. Shit! Yung ngayon kasi, kasi nga may geisha. Oh, fuck. Wait. Kasi nga may geisha. O, wag ka nang tumanggi pa. O, wag ka nang tumanggi pa. Aminin mo na lang, men. Chinupa ka ni Boss Lots sa bibig niya pa mismo nang galing. At gusto nyo bang malaman yung tunay na istorya? Gusto nyo ba?
kwento pa mismo ng mga tropa niya sa Valenzuela. Tandaan nyo yung petsa. Tandaan nyo, petsa. February 14, 2007. Nag-check-in sila ni Bakla. Akala mo, walang nakakita. May baon ka pa daw, mantika. May baon mantika. Merkules ka ng tanghali, sinubo, niluwa ka daw, buwan na ng wika. Kinang ina, minarinade! Gago, booking ka na! Kung si Luni bukas na libro, ikaw open for booking ka! Kaya, ikaw open for booking ka. Kaya nagpapapansin na lang kung sino-sino hinahamon niya. Galawang malarendon. Ganon ang mindset niya. Pinagpalit niya yung anak sa karir eh. Talagang iwan pati pamilya. Kasi ang rason niya, may gatas pa daw siya sa labi. Kaya yung bata iniwanan. Hindi niya pa daw kayang magpadede. Kaya sana inyong maintindihan. Mas pinili niya kasing magpasuso dun sa bakla niyang ginagatasan. Semen, talagang kupal ka. Semen. Tangin ang mga hirit ni Sinyong, gagaling eh. Galing. Talagang kupal ka. How come na nakilala ka bilang tamod ni Luni, pero di na ang sarili mong similya? Galing. Semen, tamod, similya, cam. Tangin ang galing nun, ang dami nun ah. Akala mo may kasunod pa. Semen, kupal, tamod, similya, namnamin mo muna! Yun na, yun na yung round 3 ni Sinyo. Para sa akin, pinakamalakas ni Sinyo round 2. Parang nagkamali siya ng pwesto, no? Parang kung siguro kung ni-round 3 niya yung round 2 niya, putang ina, lakas siguro nun. Pwedeng makabura ng ano yun eh. Pwedeng makabura ng rounds yun, yung round 2 niya. Ito, pakinggan natin tong round 3. Ni Apex. Yo! Inaasar akong asa kay Boss Lutz pag desperado. Pero sila yung asa kay Boss Lutz pag desperado. Ang dami mong alam sa pamamakla ah. Detalyado. Kung sa bagay, yung gawain natin ay salamin natin dahil binabaling natin yan sa ibang tao. Yung syota niya pinagtatanggol eh, no? Sa ribat, tinutodo. Pero lahat tayo binobobo. Mahal mo naman pala yung tao eh. Bakit mo niloloko? Yung buhay mo ay bukas na libro. Kaya alam na namin na organizer yung kabit mo. Pati jowa ni Kamandag, inahas. Kamandag, inahas. Yan ang moves ni Sinyo. Kaya mo pala pinagtatanggol yung jowa ni Kamandag kasi tutoklawin mo. Puro na ako mag-rebat kahit konti. Rebat pala yun, rebat. Ngayon December, year-ender, panahon na para mag-switch gender. Mr. Pink Ranger, Brokeback version ni Heath Ledger sa cellphone, sa laptop, si Enigma, yung screensaver. Poison 13 versus Akata, isa ka sa mga unang umiyak. Ingit ka kasi siya yung nasa spotlight, mga hate. Ito na, Akata topic na. Haters niya sikat. Si Poison yung tinira. Ikaw yun nagre-rebat. Puta sa lahat ng di affected, ikaw lang yun nagre-react. Overrated na... Tangina, ginamit din ni Apex yung sinabi ni Sinyo. Binalik niya sa kanya. Galing. Kasi alam ko, nagkaroon ng live o post si Sinyo tungkol kay Akata nung tinira ni Akata si Enigma. Kasi ito ngayon yung tinatopic ni Apex. Magaling magpanggap.
In-exploit niya yung battle rap. Wow, ang laki ng ambag. Dahil sa'yo, naging oversaturated tayo dito. Ang dami ng whack. Ikaw ang dahilan kung ba't akala ng karamihan, madali lang mag-rap. Yung mga linya mo, kayang-kayang gawin ng kahit sinong hudas. Dahil sa kagagawan mo, si Kuya, magta-try out na bukas. Alam mo yung sinulid, alam mo yung mention, yan ang estilo na pinauso ni Sinyo. Sobrang basic, pwede niya maging ghostwriter kahit sino. Pang-matching ang angkin niyang talino. Kinikengko yung salitang Ingles, yun ay depensang mekanismo para maikuble ang katotohanan na mahina siya dito. Ngayon, tingnan natin kung yung pagkahipokrito mo all good pa. Hindi daw pupunta sa utak niya yung fame, pero bukang bibig palagi, most viewed siya. Isa-isa na na-Apex dito yung mga nalisinyo. Yung pagkatao ni Sinyo. Most viewed? Yan ang palaging binibida. Eh bakit nung quarantine kung kailang kailangan na kailangan ka ng liga, hindi ka nagpakita? Tangilang galing nun. Oo nga, no? Hindi nga bumabattle si Sinyo nun. Gandang silip na Apex nun. Ganda nun. Most viewed, tas hindi ka bumattle nung pandemic. Kung kailangan na kailangan ka, galing. Aangasan mo ako sa views? Di ka ba nahihiya, ha? Sumabay ka lang sa alon ako nandito noong marami pang namimirata. Kundi rin dahil sa flip-top, hindi rin ako makikilala. Pero pumasok ka dito nung meron na. Lumaban ako dito nung wala pang masyado, nagtitiwala. Superstar versus legend. Tingnan natin kung sinong mas may papel. Masikat si Kevin Hart sa mga bata. Kasi slapstick, pero iba pa rin yung Dave Chappelle. Congrats! Ganda ng kanta mo. Bon appetit. Talagang ikay mapapakain. Ingat ka, baka marinig ni Flo-G yan, ha? Baka gayahin. Tanginan to, di mo malaman kung nananadyaba o aanga-anga. Minsan na nga lang maglalabas ng kanta, manggagaya pa. Mahiya ka nga. Most viewed ka pa naman, baka sabihin ganyan mag-rap pag Pinoy. Bon appetit. Hirap maka 1 mil pano, wala kasing nag-enjoy. Para kang si Willy Wonka, yung pangaang haba. Siya yung kinuha ng Chocolate Factory kasi target market pambata. One-dimensional na rapper. Wala pa sa metro pag nagra-rap to. Kaya anong yoga master? Hindi ka flexible, sadyang stretch lang mga banat mo. Para manalo ka, kailangan mo milagro. Lamon to sa akin, mga gutom na Ryzen, mala Jujutsu Kaisen yung senaryo. Ililibing ko to at magpe-flex pa nga ako. Pagkatapos kong ibaon tong senyorito, makikita nyo yung Pakundi 4! Yung mga Pakundi jokes cuatro. Ko. Pakundi 4, tsaka Pakundi 4. Para sa mga malalawak yung isip. Yung mga jokes mo, yung mga natatawa sa jokes mo, mga first time pinayagang gumimik. Simple lang ako mag-promote, mang-hype. Pero may mga nakikinig sa akin na social life. Mga nakikinig sa'yo, walang social life. Yung mga jokes na ninakaw mo, nanakawin lang din ng iba. Hindi na para banggitin pa isa-isa, mapapansin niya nila. Alam nyo ba kung anong nakakatawa? Alam nyo ba kung anong nakakatawa? Kala niya siya yung kumakatawan sa nagpapatawa na kagaya ko. Pwesto ako yung kakatawan sa katawa-tawa-kawatan ng patawa na to. Sabihin mo naman pag nagpapatawa ka na para malaman ko. Ako yung kakatawan sa katawa-tawang kawatan na to. Galing. Hindi ka nakakatawa bilang komedyante, nakakatawa yung pagkamakata mo. Kaya hindi na nakapagtataka kung ba't sinasabihan ka ng mga tao na puro ka lang patawa. Kaya yung pupusta sa'yo kung hindi ubod ng tanga ay may toyo lang talaga. Ang ina, si Bustoyo pa rin, di ba? Ang ina, sa intro si Bustoyo, etong sa patapos si Bustoyo pa rin. Papunta na tayo sa exciting part. Sinyo!
Liga versus Apex, pustahan na naman! Sunugan ng pera hanggang sa yung bulsa, walang laman! Yung ganyang galawan, puro lang katangahan dahil sugal sa labanan ang ugat ng dayaan. Si Enigma, paano nyo naloko? Yung flip-top, ginawa nyong monopolyo. Yung liga, naging negosyo. Napupulitika, nabibili yung boto, yung may-ari, yung financer, yung mga judges, magkaasosyo. Flip-top, kayo na rin gumagawa na sarili nyong lapida. Totoo naman yung mga banat ni Akata, masakit lang yung pagkakasabi niya. Puki ng ina mo. Ito naman yung pinakamasakit na binato ni Apex dito. Na hindi na patama kay sa inyo, puta, sa flip-top na, di ba? Nagkakaroon na rin ng sugalan sa flip-top. Nagkakaroon ng sugalan, no? Tangina. Pero para sa akin, ha, ako, bilang nandun din ako sa loob ng... Ito, ano lang to, para sa akin lang, mga pare ko, ya. Bilang nandun sa loob ng liga, hindi rin talaga pinapayagan ni Arik na magkaroon ng pustahan. Sample, alam nyo nung laban ni Sinyo Tipsy D, tsaka Price Tag, Chris Delano, magkakaroon ng pustahan na narinig ni Enigma na magkakaroon ng pustahan. Sa Facebook pa lang, kumakalat na yun, pustahan, ganito, ganyan. Parang nag-PM si Arik ata kay Sinyo o kay... Basta may pinim si Arik na mga tol, kung ano mang kahinat na nung battle, kung ano maging judge, labas ako dyan sa pustahan ninyo, ha. Dahil hindi yan sakop ng liga. Isa yan sa mga magiging problema once na magkaroon ng... Kunyari, matalo yung... natalo sila Price Tag. Siyempre, may mga nakapusta ron. Matalo sila sa inyo, may mga nakapusta ron. Alam mo yon, yung parang madudungisan yung magandang image ng flip-top dahil dun sa pustahan. Kaya, alam ko noon pa lang against na si Arik sa sugal. Talagang hindi niya pinapayagan magkaroon ng sugal sa loob ng flip-top. Hindi totoo yung pustahan na yon na ano. Etong battle nila ni Sinyo. Syempre puta. Ano yan, inaabangan yan eh. Ayun lang siguro, sumakto din. Pero hindi para sa akin lang, hindi wala talagang sugal sa flip-top. Yun lang yung ano ko doon. Pero ang ganda lang ginawa ng Apex dito kung paano naging convincing yung pagkaka bitaw niya. Dahil syempre putangina na yung mga tao, yun din ang isip nila eh, na may sugal sa loob ng nagkakaroon na ng monopolyo eh. Ang galing ng Apex dito. Tapos si Akata pa noon, puta, kainitan pa ni Akata. Galing. Dati! Sorry na kaagad. Dati, yung flip-top, puro lang tunay. Yung hinahanap, puro lang husay. Ngayon, parang iba na yung kulay. Wala na paki si Arik sa kultura kasi meron na siyang anak na binubuhay. Tangina, sakit kay Arik nun. Tangina, parang sinabi ni Apex dito na na may mera na lang si Arik. Wala na siyang paki sa hip-hop. Parang pera na lang inaano kasi may anak na binubuhay. Kung sino pa yung mga pumupusta, sila rin yung mga huradong humuhusga. Kaya yung mga magagaling dito sa flip-top na uubos na. Sabihin nyo, si Sinyo, di ko tinira. Natural! Joker nga, di ba? Wala yung bilang sa sugal! Galing, putang ina, kay Sinyo pa rin yung ending nung setup. Walang bilang sa sugal, ang Joker. Dahil sa'yo, yung Chuck Taylor naging corny na sapatos. Pag gumawa ka ng kanta, Flow G na may pagkawamos. Buti si Joker naghanda. Yung best performance na iraos. Pero alam na natin yung nangyari sa best performance ni Heath Ledger pagkatapos. Bago ako matapos, gusto ko sabihin, di natin kailangan dumistansya sa isa't isa ng ilan di pa.
kailangan pa rin kitang kamayan kasi rapper ka kahit papano katribo kita. History! History yung nagawa namin dalawa. Talagang si Sinyo iba. Joke lang, yung karir mo yung history na! Dalawang Joker, tang inang yan. Ano ko sa dalawang yan, putang ina, mga malulupit talaga na Joker yan. Yun na, alam naman natin kung ano yung naging, ano na ito, judging na ito. Gusto ko lang i-share yung ano ko sa laban na to. Yun, galing, parehas magaling, tang inang yan. Hindi ko rin alam kung ako ba aabot ba ako sa ganyang level. Kasi hindi ko rin ano eh, kasi parang, ako gusto ko na lang din talagang maging ano eh, kagamba. Gusto ko maging kagamba. Tanginan, nakabilib din kasi umabot silang dalawa sa ganyan level. Putang ina, inabangan sila ng buong Pilipinas yung battle nila. Syempre, alam naman natin, putang ina, pares Joker yan. Pares tayo, pares silang panalo, panalo tayong lahat doon. At yun, iba pa rin talaga ang Sinyo at Apex kapag pares na ganda. Congrats sa inyong dalawa mga doll. At yun, hanggang dito na lang mga pare ko. Sa susunod, mga ano naman, mga lumang video naman i-reaction natin. Hanggang sa muli, peace out!